give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Alright, welcome back to our channel guys for another minute of treasure analysis discussions of your treasure markers. At bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga katigets at visitors sa ating channel. Alright, shoutout tayo kina Pangus Sylvester, Moises Di Rio, Rex Alipu, kumusta kayong lahat yan guys? Tats Sabate, Vani Cornelio, also to Yutikyo Ombak, Raul Riquilio, Jacqueline Sinaban, Franklin Acierto, also shout out kina Jumari Abelia, Celery Lacre, Sherwin Salazar, Dardski Umali, Bukid Nun TH, at sa marami pang ka-TH natin dyan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Si Sinins, Saddam Pangarungan, Maria Deta, sa bago pa lamang nakapag-open ng aking channel, you are so welcome here. Vincente Ligado Jr., how are you? Arman Beloy, John Michael Samurai, katiets natin yan. At si Maribel Tirog, kumusta kayo dyan? Juan Bahian, Emerald Batang Online Shop Unbox, Jose Umayaw, at Sherwin Salazar, RJ Divina Gracia, and Eric Prestilio, isa pang TH natin yan, magaling yan si Eric Prestilio. Abdul Musi Halaydi, Ribin Vasquez, at hanggang dito lang muna ako guys sa pagbasa ng inyong mga pangalan kasi maubusan tayo ng oras. At maraming salamat, shout out sa lahat nang hindi ko nabanggit. Thank you so much. Tayo magpatuloy na ngayon sa ating treasure marker analysis. Okay mga katiyats, meron na naman tayong magandang treasure marker na kung saan ay legit ito at nasa mga 40% na ang kanilang itong progress sa paghanap. Medyo nagmintis ang itong digging spot, kaya ating tulungan ang ating mga katiyets na mapalapit sila doon sa digging spot na itong mas malaki ang chance na makuha ang item. Okay, at ito yung Y or arrow yan na walang arrowhead. Ang ibig sabihin ay may tunnel sa unahan. At dito yan malalaman mo ang layo ng tunnel sa haba nitong Y. Okay, sukatin nyo lang ito guys dito by inch. At kung yan ay 5 inches, so meaning to say ay 5 meters ka napupunta dito. At pagdating nga dito ay mayroong bato na ito na may marka na paa na nakaturo pababa. Kaya ang ginawa nila ay naghukay sila sa baba ng paa na marker. At sa itaas nito ay nandoon yung kahoy na bent tree or yung pinayuko na kahoy. Ang mga Hapon kasi ay magaling yung gumawa ng bonsai tree. Alam nila ang technique ng kahoy para ito ay mabent or mabaliko. Or ano bang tawag dyan sa Tagalog yung mabent. Okay, at maliit pa yung kahoy na yan, nilalagyan na nila yan ng wirings tulad ng paggawa ng bonsai para yung isang sangad yan ay magtuturo talaga yan sa item. At magtaka tayo, kaya ba yung gawin ng tao yung i-bent ang sanga ng kahoy? Hindi naman sa ganyan na kalaki na kahoy gawin yan. Nung maliit pa lamang yan, ay nilalagyan na yan ng kanyang wire or guide
para yung isang sanga niya ay doon talaga tuturo sa item. Okay, at sa baba nito, of course, nandyan yung marker na Y na nakatagilid or yan ay arrow. And then sa unahan ay foot. Ngayon, dahil sa nandito lang yung bato na may foot at hinukay nila sa baba, ang foot kasi mayroong distance yan. Sukatin naman yan ang haba ng foot by inch at karamihan na lalabas dyan ay 7 to 9 inches. Kaya 7 to 9 meters ang mga foot sign marker ang layo. So 7 to 9 meters. Kaya ang dapat gawin dito mga katiits ay pumunta pa kayo rito ng 7 to 9 meters kung saan nakaharap ang foot. Ngayon ay sigurado ako na doon yan magtuturo sa yung bato na purmang letter C na tinuturo din ng pagong na tinuturo din ng parang ahas. Okay, kaya patuloy tayo sa ibang mga picture. Okay, ito yung nag-point na bato na parang matulis siya. Parang pointed heart. At meron pa rin siyang marka pala na Y. At ganun din nakaturo dito. At ang tinuturo nito ay yung letter C na bato na kung saan yun ang ating prospect. Okay, kaya patuloy ba tayo guys? Sa pagtingin sa mga pictures. Oh, ito na pala. Okay. So, pababa. Ang parang hindi footmark to. Parang itong pointer talaga siya na patulis. Meaning to say ay papunta siya sa kanyang tinuturo. Pero yan kasi ay ganun din. Susukatin din yan by inches. At ang layo niyan, sabihin natin yan ay 9 or 10 inches. So it's gonna be 10 meters ang layo. Galing sa bato na ito guys, yung sinasabi nyo na tail sign, ay pupunta pa kayo dito sa unahan. Okay na sana yung inyong hukay. Eksakto yan ang laki niyan. Tamang-tama talaga yan. Kaya lang makikita nyo na sa lupa na ang kanyang layer ay walang pagbabago. Pag ang ganitong kulay ng lupa guys ay mapunta dito sa baba, yan ay tinatawag na backfill. Meaning tinabon. Tinabon ang lupa sa ibabaw kasi meron silang ibinaon. Pero kung ganito lang na kulay palagi, pabalik-balik at hindi nagbago, meaning ay intact ang lupa. Ito lang ang palatandaan natin guys, sa ibabaw yung mga dahon, mga bato na galing sa surface. Pag naibalik yan dyan, naitabon at makita natin paghukay natin, meaning to say mayroong ibinaon dyan. At kung hindi talaga magbago ang lupa, matigas siya, intact ang kulay niya, hindi nagbago, meaning walang ibinaon. Ito kasing black soil at brown soil, yan ang mga palatandaan ng backfill. Pag mapunta yan sa ilalim ng lupa, meaning may ibinaon dyan. Okay, patuloy tayo guys sa ating pagtingin ng mga sign. Okay, ito na yung letter C na bato. Kinurti talaga siya guys, so half circle siya. Meaning, ang meaning niyan ay sa harapan. Diyan papunta yan. Ganyan kasi ang letter C, kung saan niya nakaharap, doon ang direksyon niya. Kaya sa harapan ito. At ang distansya niyan, basta't walang binigay diyan na numbers or sign, karamihan ang distansya niyan ay nasa 5 meters. Okay, so patuloy pa tayo. Ito yung pinaka maganda guys na marker, itong V na may pakpak. Ayan, ang kahulugan niyan ay 6 meters.
6 meters yan ang kasi 5 itong ano ang VA5 at minsan 1 meter lang ang isang guhit. Pero minsan pag ito'y talagang mahaba na linya, sabihin natin ay 2 dangkal yan, well, ang kahulugan yan ay 10. So plus 5, 15 meters distance. So meron tayong 2 distance sa sign na yan or sa simbolo na yan. 2 distance na pwede niya ibigay, yung 6 meters at 15. Ngayon lahat ito ay tingnan natin guys sa mapa. Okay, sandali lamang. Okay guys, ito yung sinabi ko na sketch ng ating katiets na maganda ang pagkagawa. Ito ang gusto ko, yung may mga pictures at may sketch ng buong area kasama na yung itong direksyon ng kompas. Okay, at kung lagyan natin to ng direksyon ay dito tayo guys magbase sa kahoy kasi yan ang marker niya. Ayan. So north dito, east sa baba. Ang item ay nasa northeast sa tingin ko. Ngayon natin muna ito i-analyze. Ang mga hapon guys, pag naglagay yan sa bundok ng treasure marker, katag-katag yan. Yung ibang marker ay nasa 50 meters. Ang mga signs na iba ay katag-katag sa bundok, malalayo. Ngunit kung saan nandoon na yung treasure, malapit na. Dadami ang mga symbols at marker sa bato. Tulad dito, dumadami ang mga marker sa banda rito. Ang mga signs na mga nakaukit dumami kasi nandiyan na malapit na ang item. Ngayon, ang specialized marker nila ay itong kahoy. Kaya pag-uwi nila, make that pagbalik nila dito ay yan ang hahanapin nila. Ngayon kung patay na yan, ay mayroong natira na bato na may marka na parang Y na nakatagilid. Yan ay arrow. Sa tingin lang natin ay Y. Yan ay specialized arrow ng hapon na kung saan ang karamihan ng distance niyan ay 5 to 7 meters. Okay, at ngayon, ang tinuturo niya ay itong paa. Ang bato ay mayroong marka na nagaganyan, paa. At ang pag-decode niyan, yung example, nagaganyan yun. Ang pag-decode niyan ay kunin din ang haba nito by inch. At ang lalabas dyan ay kung 9 inches, 9 meters ang distance. At kung 10, of course, 10 meters ang distance. Ngayon, ang direksyon niya mismo, guys, ay tingnan nyo yung ganyan. Hatiin nyo yan sa gitna at doon yan ang direksyon niya patungo sa matulis na parte. Okay, at yan ay hindi naman talaga yan paa. Yan ay itong parang triangle yan na kanilang inublong, ganyan yan. Pero para hindi mahalata ay ginawa nila na parang oblong na paa, ganyan. Pero ito pa rin ang kanyang pointer. So ngayon, dahil alam natin na ito ay nakaharap dito at ang distansya na sinasabi niya ay 9 meters. Okay, at dito kayo guys naghukay sa banda rito. Ito yung hukay nyo na maganda pa naman na hukay yan. Pero dahil sa wala dyan, meaning malayo yan. Kasi paa, ang tiil paa, meaning may mga hakbang ka pa na gagawin. So, ngayon, pagtingin natin sa unahan guys, ay ito ang makikita natin ng mga bato. Or kung dito man yan sa kabila, ito, kung ang islanting niyan ay dito nakaturo, so sa banda rito ang 9 meters. So i-check nyo guys kung ano ang layo nitong heart sa kahoy na yan.
At kung ang layo niyan ay 10 or 12 meters galing sa kahoy or 15, meaning to say, ay yan ang tinuturo nitong paa, itong C. Okay, so dito muna ito, stop muna tayo dito guys. So 9 meters yan, yan ang tinuturo ng tiil or paa. Ngayon, ang sanga naman ang tingnan natin, kung saan nakapuntirya ang sanga, sabi niyo ay sa north. Ay kung sa north, ito talaga ang tinuturo niya, itong grupo ng bato dito na tatlo. Ngayon dito sa itaas guys, yan ay napaka-legit sign yan ng Yamashita Treasure, yung letter B na may pakpak na gaganyan. Ang kahulugan niyan ay isang guhit, yan ay 1 meter plus 5 meters. Sabi niya, check nyo sa 6 meters. So sa tingin ko malayo naman yan guys, hindi yan 6 meters ang heart, pero dyan siya nakaharap sa grupo ng letter C na bato. Ngayon kung medyo mahaba yan na guhit at malaki yan na B, ang kahulugan naman yan niya ay 15 meters kasi 10 itong isang guhit plus 5. So 15, kung 15 yan ay tamang-tama, dito talaga yan tatama sa grupo na ito, ang kanyang sinasabi. Ngayon, paano natin masigurado na nandyan sa C ang item? Meron kasing apat or tatlo na nagtuturo na ang item ay nasa C. Isa na itong bato dito na matulis, mismo nakaharap siya dyan at ang distansya niya ay nasa 3 meters lang. Ito naman na parang ulo ng ahas, mayroong mata, dalawa. Ito ay nagkakonekta dito kasi ito yung ulo ng ahas. Ang ulo ng ahas nagsasabi na warning, kung hukayin nyo yan ay mayroong poisonous gases. Mayroong trap ito guys na mga chemicals. At itong ahas na ito, ulo ay ito yan siya, ang kanyang katawan. At nagturo ang buntot sa C. Ito na naman ang tinuturo niya, ang C. And din ang sanga ng kahoy, ay yan din ang tinuturo. Pati na itong tiil ay banda rito ang tinuturo niya. Ngayon ay ang paghukay sa C ay dalawang itong digging spot ito guys. Ang una ay dito lang sa kanyang harapan. Kulayan natin ha. Ang unang digging spot ay sa harapan niya guys. At ang pangalawa ay pupunta tayo sa 5 meters at yan ay isintro natin sa kahoy. Ang C ay isintro natin sa kahoy and then sa 5 meters tayo maghukay galing sa bato na letter C. Yan, ito 5 meters. So 0 meter and 5 meters distance galing sa heart. Make that heart na C kasi heart yan nagaganyan and then ganyan siya. Ang kahulugan ng opening, yan ay nagbibigay ng direksyon na pupunta ka doon. Okay, ngayon tingnan natin guys sa aking drawing. Meron akong sariling drawing nito para mas kalong maintindihan natin. Itong ibang mga marker dito guys ay ito yung mga minor lang ito na mga symbols na palatandaan na mayroong treasure sa bundok. Ito yung sinasabi ko na kinatagkatag nila. Nakita nyo itong mata dito? Yan ay nakatingin sa northeast. Ito guys. At meron siyang arrow sa baba niya. Ang tinuturo niya it's either ang kahoy or siya ay nakatingin dito. Kaya ganyan, ganyan ang mga Hapon pag gumawa ng marka sa bundok. Hindi lang iisa, napakarami niyan nagkatag-katag sa bundok. Pero doon mo mahalata ang digging spot. Kasi sa digging spot ay nandoon na yung mga bato na iba-iba ang hugis. Nakakaiba rin ang itsura. Alright, so puntahan natin ang aking drawing.
Okay, at ito yung aking drawing, guys, para mas maintindihan nyo ang approach dyan. Alright? At ito ang pinaka magandang marker sa treasure, guys, itong bent tree. Actually, ang puno, pati ang puno nito ay nakabent yan, nakaganyan nung tingnan ko ang picture. At isang malaking sanga ang talagang nakabent. At yan ay nakaturo sa north, sabi ni Kati. At hindi lang yan ang nagturo sa north, pati na rin itong paa ay nakaturo yan dyan. Okay, at katag-katag ang mga marker sa bundok. Ito yung pinakamalayo. Ang sabi nito ay 6 or 15 meters ang tingnan na distance. 6 or 15 meters. Kasi ang isang guhit pwedeng 1 meter lang yan. Pwede rin siya 10 plus 5. At yung D, yan ay nagpoint ng direksyon na papunta rito. Okay, at ito rin, matulis na bato na triangle. Nakapoint din siya sa bato na C, letter C shape. At itong dalawang ano dito, guys, ulo ng cobra tsaka itong mata dito, ito sila dalawa ay konektado. Pareho silang ahas, ngunit ang buntot nitong ulo ng cobra ay ito yan. At ang buntot niya ay nakaturo din sa may letter C. Kaya ang atin na lang dito problema, ano ba ang distansya ng item galing sa C? Okay, ang C ay i-align lang natin yan, guys, sa kahoy. Ang pagkuha ng perfect line dyan ay i-align natin yan sa kahoy. Ayan. Dahil ang kahoy ang pinaka-importante niya na marker, pangalawa na yung paa, ito at or tiil. Ngayon sa distance ng tiil ay 7 to 9 meters. So sabihin natin kung ang 7 to 9 meters ay nandito lang sa banda rito, guys. So dito tayo maghukay. Okay? Ngayon, ang karamihan ng distance ng mga treasure marker ay 5 meters. Halimbawa, itong letter C ay 5 meters ang papunta niya dyan. Ngayon, kung saan man yung 5 meters galing sa C, ay maghukay din tayo doon. Halimbawa, ang 5 meters ay nandito lamang, malapit sa kanya, well, dito tayo maghukay sa 5. At maghukay din tayo galing sa tiil. Ayan, dyan tayo maghukay sa 7 to 9. 7 to 9 meters. So medyo malaking hukay yan kasi 7 to 9 meters dito. So ito lang na linya, guys, sa kahoy. Ito lang ang pagtuunan natin ng pansin na area, which is naka-align sa kahoy at ang angle niyan sa compass, ito kasi ay north. Ang kahoy ang ating sentro, so tama siya sa 45 degrees. Pasok siya sa 45 degrees kasi nasa ano siya, sa estimate ko ay nasa 40 degrees. At alam naman natin na ang treasure ay minsan nilalagay nila sa 45 degrees. In between northeast or minsan doon sa itong southwest or kahit saang angle din, guys, kahit dito sa southeast ay nilalagyan din, pwede din nilalagyan dito or dito na 45 degrees. Ganyan ka clever, ganyan ka magaling. Ganyan gagawa ang hapon ng mga itong decoding. I make that itong enigma ng kanilang puzzle, ng kanilang treasure codes and symbols. Okay, at yan lang ang aking pag-decode, guys, sa inyong area. Basta't ang pinaka-importante ay sa bandang ito kayo mag-focus. Galing sa paa, 7 meters, papunta sa letter C, align. And then sa C, magkasalubong yan, 5 meters din,
papunta sa kahoy ang target. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Sana ay matumbok. Bigyan kayo ng guide ng ating Panginoon. I-guide yung inyong mga piko at pala na doon talaga tutusok yun sa sintro na kung saan sa baba niyan ay nandoon naghihintay ang nakabox na item. Ako'y magpaalam na. Domo arigato, sayonara. Ciao for now.